Magandang gabi at happy meeting po sa inyo lahat. Okay, happy meeting. Bago po tayo magsimula, ako po yung hihingan kay kayo po ang mga ulo para sa isang panalangin. Panginoon ng gabi po, aming hinihilingan yung presensya ng Jesus ng amin po. Nawa, kayo po magabi sa amin sa aming pagsamba ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong ating biyaya. Para sa ating pagsimula, makaisin natin ang What a Friend We Have in Jesus sa FA Hymnal page 499. What a Friend We Have in Jesus. Thank you.
Wala po.
sana po sinatan ang Panginoon ko na pag-uwi si Lisa para sa inyong katapusan. Na siya pagkasyon sa inyong anak ko si Sarina si Boye si Bumbong si Brinda Pichi talong Pichi na yun may sakit at Bumbo si Paul sana po hindi na siya mahalo sa inyong nakapagkatawan malayo sa mga kapatid. Nanonood po ako ngayon matakit hindi po sumalit yung mga paako na wala sa mga sukat nagpupulang sana nawa ang Panginoon at pagkainin nito matakit ito lang po ang galing salamat. Sama natin yung anak inisukutan, si Lisa, kanyang pag-uwi dito dahil siya ay magbabakasyon at yung kanya pang dalawang anak kung saan ay bigyan ng maayos na kalusugan at pati din si Mayisukutan. Sama po natin sa dalangin. Sino pa po? Mga kapatid, ang inyong prayer request, sabihin nyo na lang po ng mind at hindi ko na ako tingin. Sino pa po? Wala na? Yung kong kanyang anak ay namatay kahapon
yung pagkatipos mo ng pamilya namin at talaga panungkot ang kanila pong kalagayan at hira at mag-pray po natin ng pamilya nito pagkatipos na po si Sir Merlin pag-pray po natin. Kanina, pumunta si Pastor Matapit kasi nung pumunta sa tinggalan ko. At si Pastor Matapit ay ang alam ko parang nasama niya sa Espiritu. Kaya kilala niya si Pastor Matapit. At mayroon pa pag-ibig tayo sa church ngayon na kilala nila ang pamilya nito. Nalaman niya na namatay nga yung bata ko. Kaya kanyang tinuntak si Pastor Matapit kanina dumalo ko. So ipag-pray po natin na sana ay huwag sila magkita sa mananampalataya sa kabila ng kanilang naranas at naman susunod. Pag-pray po natin. Sino pa to? Meron pa?
Maganda ganti po sa inyo lahat. Ang mensahe po na ang awit ko ngayong gabi nito ay pinamagatang Diyos, bakit ako pa? Magandang gabi po mga kapatid ko at happy midweek po sa mga isa sa atin. Ano pong mapulihan at kasalamatan ng ating lakilang Panginoon kapag tayo po ay binigyan niya ng isang magandang gabi ng Miyerkules. Marahil po mga kapatid ay napapansin ninyo na mababainan naman ang gumaganap ng gabi. Women ministry po kasi ay meron isang Miyerkules sa loob ng isang buwan para po gumanap o mangilip po sa midweek prayer. At ito po ay pagkakataon na ng mga kababaihan upang
kami lagi po maibahagi yung kanilang mga talento. Sapagkat ako po ay mag-engage po kayong lahat ng mga kababaihan, maski po mga kabataan. Para po, yung sinasabi ni Brother Dan, hindi lamang po sila ang lamin namin sa unahan para magbahagi ng salita ng Diyos, kundi maging tayo rin po mga kababaihan ay magkaroon ng karapatan na magbahagi po ng ating mga kaalaman sa itatapos po ng banal na mangyari ng Panginoon. Maraming salamat din, Sister Maria May, sa iyong napakagandang awit, papuri pa sa ating Panginoon. Ang awit mo ay nag-inig ng pananalangin, kaya tugma siya sa aking topic ngayong gabi. Ang aking pong topic ngayong gabi, mga kapatid, ay tungkol po sa pananalangin. Kung gaan po ang kapangyarihan at ang bisa ng pananalangin. Sa ating pong kapanahonan sa ngayon, dahil ang ating kapanahonan sa ngayon ay lusang abalat. Ang mga tao po, di po ba abalang-abalat? Kung saan tayo po ay namumuhay, sa ating mga kaabalahan ay maaaring kung mayroon tayo na kakalitaan ng mga kapatid. Maaaring po nakalitaan natin ang ating komunikasyon sa ating Panginoong Diyos. Na ang komunikasyon po ito ay pumagitan po ng pananalangin. At ito po ay maaaring po natin gawin. Ano mga oras po natin ilusugin, mga kapatid? Isa na po ay, dun sa aking nabasa ay available po siya within 24 hours. Nasa sa atin lamang po yun. May isa pong babae na professional. At siya po ay isang may bahay. Kaya sa kanyang tahanan, siya po ay abang-abala sa mga gawain. Bago po siya pumasok, ay naasikaso muna niya ang pagluluto para makakain ang kanyang asawa at mga anak, ang mga tutuutin. Dahil sila man po ay papasok din na kagaya ng babae nito. Pare-pareho po silang nagmamadali at lagi po silang tumitingin sa orasan. Baka po sila ay mandate na. At may mga gawain pa ang babae nito sa kanila pong simbahan kung saan po siya ay meron din mga ginagawa o mga activity. Halimbawa po ay ganito po, araw ng Miyerkules. Di pumasok na po sa umaga. At pag-uwi po, galing sa trabaho, iniisip na po niya na siya po ay may gagawin pagkabaho, magluluto po pa siya. Habang siya po ay sakay ng jeep, matrapik pa po. Matrapik. Halos ay hindi na po siya nakaabot pa. O talagang hindi na nakaabot kung mga ganitong pagkukulong. Mga pati, kahit na po ang ating pamumuhay ay ganito po kami. O iba-iba man po ang ating mga pinagkapindihan. Maglaan pa rin po tayo ng oras para po sa ating makipag-usap sa Panginoon. Natatandaan mo po noon kabataan si Brother Raymond noong hindi ko na matandaan ang taon na siya po ay nagbahagi dito ng time management dito Brother Raymond. Naalala ko po yun. Ang ating Diyos po ay maraming pagpapala na inialok sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lamang po natin gawin, hilingin po natin ito sapagkat siya lamang po ang may kapangyarihan na magkalaon ito sa bawat isa po sa atin. Ating pumunta ng mga kapatid po ang ating mga bitiya sa mga awit 86 verse 1-7.
Ito po ang panalangin ni David, ng ating hari si David. Sabi po, ikilin mo ang iyong pakinig, o Panginoon, at sagutin mo ako, sapagkat ako'y lukha at pagkailangan. Ingatan mo ang aking kaluluwa sapagkat ako'y banal. O ikaw na Diyos, iligtas mo ang iyong lingkod na tumitiwala sa iyo. Maawa mo sa akin, o Panginoon, sapagkat sa iyo dumadayin ako buong araw. Bigyan mong galaw ang kaluluwa ng iyong lingkod, sapagkat sa iyo, o Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at napagpatawad at sagana sa kagandahan niyo sa lahat na tumatawag sa iyo. Tingin mo, o Panginoon, ang aking dalangin at pakinggan mo ang tinig ng aking mga pananalig. Sa kaarawan ng aking kapagapagan ay tatawag ako sa iyo sapagkat iyo sasagutin ako. Pagpalaan mo ang nakalatang kapatid at tayo po ay manalangin. Pagpala namin, Ama, tagapagong ito, kami po'y papainan sa iyo ng aming mga mabuhay at kasalanan. Sa iyo pong mga kabutihan, sa iyo pong mga kagandahan na loob at sa kanilang Espiritu. Mga Ama, sa aming pag-aaral na yung gabi ay gabayin kami, ibigitan ng Espiritu. Na aming po itong mapag-ilay-ilayan at aming po itong nabot ng mga mawaan. At aming po ito, tunay naman sa kabuhayan. Marami kong salamat, Panginoon, sa pagdinig sa amin ng Panginoon. Patawad po sa amin, pagkukula. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Yan po ang panalangin ni Haring David. Ganyan po manalangin ang Haring David. Maalab, mataimtim, at may pagsahod. Makapangyarihan at malakas, mabisa po ang mga panalangin ganito, lalo na ang panalangin ay hinudulog ng isang makasalanan na may pagsusumamo at pagdaing, nagagaling sa sakit ng pura ng puso. Pinakinig ganito ng ating Diyos lahat na lumalapit sa Kanya na may pagsusumamo, gaya nga po ng binasa ng ating kapatid kanina sa Psalm 34:15. May dalawang kasiyahan o kagalakan na ating matutuklasan sa bisa ng panalangin. Ang una ay kapag ating pong nalama ang pangangailangan natin sa isang bagay na ito po ay napakahalaga at para sa ikabubuti ng ating buhay, ay mataimtim po tayong lumapit at humiling sa ating Diyos at siya po ay sigurado sa sasagot. Kasiyahan o kagalakan ay gano'n na lamang na ating nalama ang pag-ibig niya sa atin. Sa pamamagitan ng pagsunod niya po sa ating mga pangangailangan at panalangin, ang ating Panginoong Diyos talaga po ay napakabuti. Sabi nga po ni Haring David. Nauunawaan niya ang ating mga pangangailangan, lalo na po sa ikabubuti po ng bawat ito sa atin, kaagad po talaga niya ang tutulog. Marahil ay nararanasan na ipunin niyan mga kapatid ko. At kung halimbawa ka po sa isang atleta o manlalaro, kung nais mo natin maging isang mahusay na atleta, ang kailangan, lagi po tayo mag-insayo, magsahay, matuto, disiplinahin ang sarili at magpunyali o magsikap upang maabot po natin ang ating mga minimit. Ating mga mithi. Ang ating Diyos po ay hindi na himimasok sa atin sapagkat tayo po ay binigyan niya ng kalayaan ng ito mga kapatid. Iyon ang pinagkaroon niya sa ating kapangyarihan. Hinahayaan niya po tayo na maabot ang ating mga mithi sa ating sariling pagsusumikap. Tayo ay pinagkaroon niya ng kakayahan at talino para umakyat po tayo sa mga antas ng buhay. Sa pamamagitan ng talino ay nakapag-decision po tayo kung saan at paano maghanap ng solusyon para po sa ating mga problema. Ang paghahanap po o pagsasaliksik ay kailangan talaga para matugunan ating mga kakulangan.
Wala na kong ibang mahalaga ang ating pala, hindi ang tumanggap ng kasagutan tungkol sa ating mga panalangin. Hindi ko mga kapatid. Ako pag na ang aking panalangin ay tinubulang pagnoon. Ako po talaga ay dalak na dalak. Ito po ay isang malaking kagalakan kapiyaran para sa atin. Makapangyarihan po at mabisa ang panalangin ng isang nagsisising mga kasalanan. Ang ating Diyos ay laging nandiyan para sa isang pinakamasamang mga kasalanan. Para po siya ay turuan, akayin, kung paano niya po matatagpuan ang Panginoong Diyos sa katotohanan ng kanyang kapuliran. Siya rin po ang maaakay ng kapatid ko. Ang pangalawang kagalakan o kasiyahan sa bisa ng panalangin ay ang katugunan galing sa Panginoong Diyos sa kahilingan natin na hindi po natin nabigkas. Galing po ito sa ating kaisipan, sa kaiguran ng ating mga puso at damdamin. Mataintin, alam ng ating Diyos ang ating mga pangangailangan. May tanong po ako, mga kapatid ko. Ilang beses na po kayong nakatanggap ng pagpapala sa isang bagay na hindi pa po natin ipinag-aalala. Yung pang hindi pa natin talaga kailangan na yun o baka sa sunod ng mga araw pa natin kailangan, ganun. Ang bawat isa marahil ay may karamatan po ganun. Ganun pa man, alam ng Panginoon ang bagay nito ay kakailangan natin sa ating buhay. Tulad ng limbawa, sa kanya pong kadakilaan, ang pag-ibig niya sa atin, inilagay niya ang hugon sa dinabigkas na panalangin sa ating mga daanan. Dahil alam niya po na bukas ay kakailanganin po natin ito. Baka man, marahil ay hindi po natin ito na iniintindihan na yun. Hindi pa po natin nababanggit o hinihili ang pagpapala po ay nandiyan na. Di po ba mga kapatid ko? May experience po ako dyan noong bago po matapos ang taon. Binigyan po ako ng anak ko ng pagbili ng bigas sapagkat yung aming lalagyan ng bigas ay malapit na akong maubos. Ngunit ako po ay hindi nakabili dahil busy po tayo noon. Naghahanda po tayo para sa ating Thanksgiving. Yan po sa court. Na kasali pa po tayo sa mga tayaw-tayaw yung kulturan. Na maghahanda pa po tayo ng mga pagkain. Kaya busy po, hindi ko po nakuha bumili ng sigas. Kalahating sa ako po yung pambili na binigay sa akin. So, ang isip ko, mayroon pa naman, hindi pa naman talagang kailangan ko. Tsaka nalang ka pa ako bibili pagkatapos ng mga pinagkakabitihan natin. At di ko po sukat at alain ang pagpapalang yun ay pagkaloob ng Panginoon sa akin ng gabi ngayon sapagkat ako po ay nabunod po ang pangalan ko para po sa isa. Nakalating sa akong bigas. Kung napakabuti po talaga ng Panginoon. Muli ako ng gabi ngayon na daladala ko ang lahat ng sa akong bigas. Ako po talaga ay usayang-masaya. Tuwa ako at pinagkakalamatan ko ang Panginoon. At ang mga kapatid na nagkaloob nun, pagkat alam ko po yun ay tinulid si Brother Sam, napakabuti rin ang mga kalooban ng mga kapatid na kaloob mo, sapagkat sila pa po ay pinagpapalagi ng Panginoon. May isa pa pong testimony dito na ang pangalan ko ng kapatid na ito ay si Mabel Gedi. Ang sabi po niya ay ganito, ako po ay nakaranas na magkaroon ng ilang infeksyon. At nagkaroon na rin po ako ng ilang mga eksaminasyon upang malaman ang dahilan ng infeksyon. May infeksyon po pala sa kidney. At ako ay na-surpresa na ng unang urograph ay nakita na ako po ay mayroon na lamang isang kidney. So, ibig po sabihin ay dami na po yung isang lang po ang medyo gumagana pa. At ito pong kidney na ito ay may
hydronephrosis. Ano po alam mo, ano yung basta yun po ang problema niya sa kidney. At ang malaking bahagi nito ay apektado na. Ako po ay inoperahan para itama o iayon ang urethra. Ako po ay nagkasakit habang inooperahan. Ang aking kidney ay naparalisa. Ang pagsala ko ay di na kumana. Ako ay lusang nangina. Ang surgeon ay tinawag at ang medical team ay nagdesisyon na kailangan ko ng panibagong operasyon. Ang aking pong pamilya at mga kapatiran ay nagsimbahan at nagkaisa po silang mananangin para sa akin. Ang mga doktor ay naroon lang po sa operating room. Nasa kwarto ko na kinakistretcher na magdadala sa akin sa operating room. So, ibig sabihin po ang tanda na para siya po ay operahan ulit. Ngunit sabi niya po, nang bigla na lamang, naramdaman ko na ako ay lumakas at gumana na ang aking pangsala at ang aking kidney ay nag-response na din. Kaya, di na ako kailangan ma-opera ulit. Ito po ay yung experience ng mga kapatid. Ang Panginoong Diyos ay gumawa ng himala para sa aking kagalingan. Ito ay nangyari sa akin some time ago and God has kept me alive. Natutuhan ko dumipende sa Panginoon. Sa ngayon, ako po ay normal na namumuhay at sa ikasayangan, ginagampanan ko ang gawain ng Women's Ministry. So, ito po siya sa mga leader ng Women's Ministry. Ang Diyos ay makagagawa ng himala sa inyong pong mga buhay, sa ating mga buhay. Gumawa siya ng mga himala sa aking buhay at ito'y nangyayari din po sa aming kongregasyon. Yan po ang kanya mga sinabi. Ngayon po, magkakaroon po tayo ng isang may clean testimony na magagaling sa ating kapatid na si Aurora Siriman. Malapit kami magpatuhan kasi
kasi sa bawat galit namin. Kasi hindi ko naman pag ako talaga hindi ginawa, talagang galit, magagalit ako. Pero sa panahon na yun, parang nawala ang respeto sa bawat isa namin at ang sakatan na nandoon sa aming kalagitnaan. Kaya doon ay nag-ano, kahit nandiyan namin yung lawyer para kumpindi kami, hindi namin nire-respeto ang aming employer at saka yung aming ang pastor. Kahit masama ang aming mga salita hanggang kami ay inayon at hindi pa rin masama pa rin ang aming loob sa bawat isa. Kaya kami ay umalis na lang, umuwi. Magkasama kami sa kwarto pero hindi na siya sumama sa akin. Sumama doon siya sa, kasi apat lang kami sa Pilipino. Doon siya sa kaibigan ng isa. Ako naman doon sa kaibigan ng isa. Kasi apat lang kami. Eh ngayon, pagdating na pagdating ko, doon sa aming inirahan, lumuhod ako at umiyak. At hinihingi ko sa Panginoon na yung nangyari sa amin ay hindi na kami mag-away pa layunin sana ng Panginoon ang aming puso na magkabati kami. At hinihingi ko kasi sa hapon, yesterday na yung umaga nangyari na sa hapon na hindi namin paabulin ng hapon, pag-ibok ng araw, na magpatawaran kami sa bawat isa. Yun talagang hinihingi ko sa Panginoon, umiyak kami. At siguro, ganun din siya, kasi dito mabait na mabait naman siya hanggang doon mabait. I want to know bakit nangyari ko sa ganun pagkakataon. At ngayon, noong kumuha na kami ng pagkain, maghapon na ng Albertine na ng hapon, kumuha na kami ng pagkain kami pasyente bawat isa. Kaya nauna doon sa kitchen, ako naman ang huli. Noong pagdating ko, sinabi niya kaagad sa akin na Ate Al, ready na yung pagkain sa pasyente mo. Kaya nung mga panangurang na yan, iyakap ko siya at iyakap din niya ako at maghalikan kami dalawa at iyakap kami dalawa. At yung pangyayari na yun ay talagang binura na namin sa isip na para bang ang mga sumulat ka sa dalang kasigan na umago ng malakas at yung sinulat ko doon ay nabura ka agad. Hanggang ngayon ay maganda ang aming pagtitinginan na wala na pagkimkim na sama ng loob sa aking puso. Yan. Maraming salamat po, Ate Aurel, sa yung napaganda ng testimony. Talaga po, may kapangyarihan at mabisa ang panalangin na ating iniupo sa Panginoon. Kapag tayo po ito ay hindi talaga sa kanya ng taiti at may pagsama, talaga po, agad na po ay tutungod niya sa atin. Ang sabi nga po ni Ellen White, tapos sa mga sinulat niya, dito po sa Review and Herald, October 1900 po. Ang sabi po ay, ang lahat ng bagay ay posible sa lahat ng sumasampalataya. Walang pamitigo sa lahat ng malapit sa Panginoon na sa inyong mga puso. Lubhang kahangahanga na maaari tayong lumalangi ay kapangyarihan na ang di karapat-dapat ay nagkakamaling mga tao at nagkakamaling mga tao ay may kapangyarihan mag-alay ng mga kahilingan nila sa Diyos. Umuusal tayo ng mga kalita na nakaaabot sa trono ng hari ng San Sinopo. Yan po ang mga kapatid. Matatagpuan na po ito sa Review and Herald, October 1900 po ang week. Muli po natin buksan ang ating mga banal na kasulatan sa Kawikaan 3, talatang 5 at 6. Thank you.
Matapos, 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang mananig sa iyong sarili sa unawaan. So, 6 po, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo mo yung mga langgar. Mga kapatid ko, hayaan po natin ang ating Panginoong Diyos lumunan sa ating mga buhay. Ipagkatiwala po natin ang ating mga sarili ito at ang ating buong buhay sa Kanya. Sapagkat siya ay lalang nariyan lamang sa ating tabi. Handang tumulong at sabihin sa atin yung higit pa kaysa atin kung inaasahan. Pagpalaan po tayo lahat sa Kristo at yan po ang ating dalangin. Bilang pagsubok, awitin po natin ang oras ng panalangin sa SKA Hymnal, page 312. Thank you.